Hello everyone! Ako po ang inyong Facebook share for today. Ang atin pong mabuting balita ay mula sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 8, Talata 11 hanggang 13. Dumating ang mga Pariseo, nagsimulang makipagtalo sa kanya. Gusto nilang subukan si Hesus at humingi ng isang tanda. Nagbuntong hininga siya at sinabi, "Bakit humihingi ng palatandaan ang lahing ito? Talagang sinasabi ko sa inyo, walang tandang ibibigay sa lahing ito." Kaya iniwan sila ni Hesus at sumakay sa bangka patawid sa kabilang ibayo. Sa ating buhay at sa ating pinagdadaanan ngayon, di na natin kailangan ang mga tanda at himala. Sapat na ang kanyang salita at lahat ng kanyang nilikha. Maraming himala si Hesus. Ito ang hindi naunawaan ng mga Pariseo. Naghahanap pa sila ng mga tanda para mapatunayan at subukan. Pero di nagbigay ng tanda si Hesus. Di pa ba sapat na yung araw-araw na biyaya ng buhay at ang lahat ng ating natatanggap? Ito ang dapat nating pasalamatan. Di man natin siya nakikita at nararamdaman, nagpapadala siya ng pwedeng kasangkapan para maramdaman natin ang mga tanda at biyaya na bigay niya at maipadama ang kanyang presensya. Minsan, iniisip natin na di tayo sinasagot at pinapakinggan ng ating mga panalangin. Pero hindi. Andiyan siya lagi para makinig. Di natin namamalayan na binigay na niya ang ating mga kahilingan. Kaya lamang ay abala tayo sa ibang bagay. Pagtuunan natin ng pansin ang mabuting balita at isa buhay. Huwag tayong maghangad ng di ayon sa kagustuhan ng Diyos. Alam niya lahat ang ating pangangailangan at di na natin kailangan ang mga tanda para maramdaman siya. Andiyan na siya, di man natin siya nakikita at nararamdaman. We are grateful and blessed dahil meron tayong Panginoon na di tayo iniwan anumang uri ng ating pagkatao at estado sa buhay. Magpasalamat tayo at manalig, ipalaganap ang kanyang mabuting balita. Mahal tayo ng Panginoon. At ibibigay niya sa atin ang lahat-lahat according to His riches and glory. Amen. Muli po, magandang buhay. Patuloy po tayo mag-subscribe sa Faithbook.ph o mag-download sa Faithbook app o kaya ay mag-register sa www.faithbook.ph. God bless everyone. God first.